Ba dumaan pa siya sa harap po? Alam na binibideo. Marami pa, oh. Hello mga kasenyo, naandito tayo ngayon sa Pangasinan and we're going on a road trip. Pupunta tayo sa Cordillera. So i-update namin kayo about the traffic situation, the road condition going all the way to the Cordillera. So we're going by El Tipilex, exiting at Rosario, and then we're going to try the Marcos Highway. After March, we're going to Baguio, and then we're going to show you the road condition sa May Alselma Highway all the way to Bondok. I guess ating final destination sa Lubuagan, Kalinga. Kaya tara, samahin na ako as we drive to the Cordilleras. Let's go! Okay, rolling na tayo. Ito na ating biyahe papuntang norte. Ah, kaway kayo, kaway. O, German, ang ating driver. Walong oras ang ating biyahe bago makarating sa Lubuagan, sa Kalinga. In the meantime, relax muna tayo. Tayo pupunta sa bundok na yan, Cordillera na yan. Aakyatin natin yan. So magtitipilex tayo papuntang Baguio. Pasok na tayo ng Tipilex at tayo mag-i-exit sa Rosario. We are now exiting from Rosario Tolgate ng Tipilex at this connects to Baguio. Diretso na tayo ng Marcos Highway. Labas na yung video. Ay sa rotonda and then diretso tayo. Ito yung rotonda. Baguio via Marcos Highway. Biglang dumami yung mga ano dito, gas station nila kainan. Yan ah. Yung fuel, city, saka iba sa may kanan yung McDonald's at saka Jollibee. Baguio. Ano yung malaking siya na dito? Lumipat na. Nasa Pogo na tayo. And then, ito yung Paichi. Sige na, kita na yung bubok sa taas. Ito yung
Lagi na tayo. Ito muna rin ang Mount Santo Tomas. Nasa taas. Yung matras meter. Tayo, siyempre, matraffic na. Kaya nga, nag-umpisa na ang traffic. Medyo matraffic na dito sa may intersection ng Santo Tomas. Pero pagkatapos, medyo maluwag. Sa pagduwi ito sa Santo Tomas, medyo maluwag na. Medyo maluwag na. Welcome to Baguio City! Kung nasa tuktok ka, wala kang mantika, iihawin mo na lang yung luluto mo. Tiko lang siyang road, bypass road po ngayon to La Trinidad. Maiiwasan natin yung traffic sa may Baguio City proper. First time natin dumaan dito, pwede medyo matarik yata. Puro yata yata ito. Natin ang traffic ng Baguio City. So malaki rin ang tipid natin, mga isang oras niya. Dahil nag-bypass tayo sa Lamtang Road dito.
sundalong dito at maestro at Trinidad. Nakikita natin yun, mga strawberry pa, no? Yun, no? Yung baling mga strawberry. Doon tayo bababa. Trinidad. Ano? Kita niyo ba yung strawberry farm? Yan ang dahil. Mura nga yung strawberry. Kapitolyo sa kaliwa. Dito pala labas ang Kapitolyo. Dito tayo palabas. Yan yung Kapitolyo sa kaliwa. Yan, pero diretso tayo. Diretso na tayo ng Alcena Highway. Ito na yung papasok na ng Hansel Mahaide. Dati may ito hindi ka nangyayari ng pagkakas. Untok, 133. Then from Bontoc another 60 kilometers to Lubuaga. Pero niyan, 133 kilometers na puro zigzag. Parang nagsisisi yung kapatid ko. Ano ka natin ganun ang atok? Atok ay 36 lang. Ito. 36 kilometers lang. Ano? Ano natin? Sunflowers. Dahil taglamig na. Mukhang malamig ang ating pagkakaroon. Yan ang yung bundok na dinataan nga natin. Kaya nasa cordillera na tayo. Halsema Highway. At walang katapusan zigzag doon na mamaya. Dadaan lang yun dito sa Hansema. Maraming siksan, maraming pwede, pero very scenic at that.
2,085 meters above sea level. At naandito na tayo sa sapat. Bakit pa rin tayo ng bakit hanggang sa highest point? Medyo marami lang kasi yung mga trucks na bumibiyahe ngayon kaya medyo mabagal ang biyahe natin. So, doon sa kinan natin dati sa North Blossom. Northern Blossom na dito. Yan, kilometer 50 kung gusto nyo mag Northern Blossom. Yun o, mga tao. Hindi, marami na tayo makakainig. Ito na ang bayan ng Atok. 2,130 meters above sea level. Mataas pa na ito. Kaya pandesala. Saan ko tayo kumain dito? Vegetable terraces. Oh, alas 12 na and then kain na tayo dito sa Rich and Star. Dito kami tumitigil lagi pag dumadaan. Rich and Star Rice. Yung rice, may rice na ba yan? Chicken rice? May gulay yun, diba? Meron pa. Oh, chicken rice. Chicken rice. Ano sa'yo ito? Ano? Dalawang chicken rice na lang. Mga base, mga stopover dito sa Alsema Highway. Sa pagkain dito sa Alsema Highway. May gulay, may itlog, may lechon, tsaka may rice. 150 pesos na ito. So, paboritong stopover. So, stopover dito. Marami naman kayo magigil ang kainan dito. Naman yung pagkain dito 150. Very reasonable dahil meron siyang rice, meron siyang egg, meron siyang gulay, meron siyang chicken, meron siyang pork. So, sulit na sulit siya. At ang gulay dito, sobrang sarap. Manamis-namis ha dahil masyadong fresh. Kaya ito. At mag-continue ng ating biyahe papunta sa Bontoc. So, ito na yung highest point ng Benguet, nakalagay yung highest point of the Philippine system, elevation 7,400. Maraming tumigil, so hindi na tayo titigil siguro. Ano? Hindi na tayo titigil, bukas, sa pagbalik na lang natin. Doon sana makikita natin ang Mount Pulag. Daming tao. Favorite stopover ito dahil 7,400 feet, ito na yung pinakamataas na portion ng Alsema Highway. Maraming nagtitinda dito ng mga patiretso na tayo ng Bontoc. Nagagaling ang karabihan ng gulay na kinakain natin sa Manila. Kaya pag sumobal namin dito, magiging frozen ng mga gulay at tumataas ang presyo. Isa taas na dito. Mga dami na lang ang gulay. Gano'n, binibiyahe na ang mga gulay. Papunta
Pagsakan sa New Baguio. Terraces of Bugis.
pagdating ng kabataan, pagkumanan, kabayan niya, pagkaliwa, makaya niya, tingnan niya, pupunta naman sa Bilag Spanya. We are now entering Mountain Gardens. The Mountain Gardens tonight. Pero paagi na, oh. Ibababangin pag kaila. Ayun na, ang paag. Antes labas niya pero dito. Kanan tayo. Matagal dito si Ride ang tuloy nito. Pabuantok na tayo. Tayo po ang dito yung ginagawa at ang susuporto ko. Normal yan dito sa pagkakasin tayo. Steam. Lasty o ano lasty? Ano ka mo rin? Yan o. Mga pinasasabog. Para sa widening mo. Ang kalsada. Normal yan dito sa lagi nagbabago kalsada dito. Dahil bundok to. Yan. Kalsadang padiretso, yan yung papunta sa gala. Nakanan tayo, going to Bonto. Ito sa gala. Then this road goes to Bonto. Kinamit tayo sa Bonto na tayo. Siko rito, ganda. Siko rito. Labas niya mo. Pwede rin mga kalinyo. Tama pa siya po, pagiging video. Welcome to Bokto, dito na tayo. Let's go, sis. Oh, pito rin yun eh.
pesos. Subito 30 pesos. Stopover dito sa Botox, pwede ito lang yung nag-towel, 200 pesos. So marami rin pwedeng pasyalan dito sa Botox. Ito yung pinaka-Kapitolyo ng Mountain Province. Ito yung sarap pamasyal dito, mumura na mabibili. In meantime siguro, kailangan natin numaretso naman sa Kalinga. Ito nga pala yung pinakadulo ng Azem Highway. Dito natatapos ngayon. Papasok na tayo sa Kalinga, Tabok Road. At papatibayin natin ang super ito. This is the Kalinga Road. Pupunta na tayo ng Tubuacan. Yung mga tricycle na dito, no? Yan, we're now leaving Bontoc. Pupunta na tayo ng Kalinga. Ganda rin naman ang kalsada. Ito niya. Ayun o. Nasa taas ang bundok. Sado ko siya kasampa doon. Ang lalim o. Dali pala nila yun o. Ang daming baka. Ayun o. Ayun sila. Baka o. Ayun yung manapin na kayo sa boundary na. Kalinga. Tayo sa Kalinga.
paan ko. Basta kasi yung leather pattern. Ito na yung checkpoint. Entering talaga. Ito na yung temperature. Pwede tayong tumigil dyan sa ano? Statue na yan. Ito? Anti-makling dulag. It's very important dahil pinaglaban niya na huwag tabutan ang Chico River. Ipakapin dito sa checkpoint ng mga polis. Maraming salamat po ah sa mga naandito sa boundary. At kami po'y pinakapin nyo. Sarap ng Kalinga coffee. Saan ka mahanap ng coffee with this wonderful, beautiful view? Sea of clouds. Ito yung bugnay, yung village ni Makling Dulag. Ito yung pinaglaban niya na huwag gawin ng Chico Dam Project dahil nasa baba natin yung ano, yung Chico River. Kapag ito ay ginawa ng dam, itong mga bahay na ito ay matatabunan ng tubig. Yung saan nagpo-park ang road, bakit kay Wakot. Malapit lang siya talaga sa boundary ng mountain travels. 4 kilometers road po ang pwedeng akitan lang ng sasakyan. And then trekking na ng mga 30 to 40 minutes. Ito na yung mga kalsada din. Matulay dito. Kaya, German, kaya. Sa kanan natin dapat yan yung Sleeping Beauty. Hindi lang natin makita ngayon ng marugap. Para siyang natutulog na prinsesa. Kaya yun ang tawag sa bundok na yan, Sleeping Beauty Mountain.
check, it's 522 and finally dumating na rin tayo sa Lubuagan. Ito yung old capital ang Kalinga. Ikutin natin ito pag maybe tomorrow. Ready na ba pailaw ni Mero? Kayong ipinantangan lang. Ready na. Kami ay nagpunta kami Bichon. Daming baka. Bakit na kami sa Bichon? Malapit na. Ang lamig at maulan. Ba't dumaan pa siya sa harap po? Anong namin yung video? Marami pa oh. So finally dumating na kami sa Awichon. Malamig at umuulan at hindi namin alam kung makakakit sa sakit namin dahil mabutik at baka mabalaho kami. So mag-attempt, ayan nag-attempt na paano namang paano kayanin mag-attempt. Didikit na tayo. Sarap, nagkakape na tayo. Finally, dumating na tayo. At ito yung ating kape at ang tutuluyan natin. Napakaganda. Traditional Kalinga House. So, mamaya tatapusin natin ang vlog at meron tayong separate vlog para ipakita sa iyo ang tour dito sa Awichon. Ganun lang, kape muna tayo. At tayo magluluto ng ating hapunan. So, naandito na kami at nagpe-prepare. It's 8:22. Nandito kami sa loob ng tutuluyan namin. Ang lamig, sobrang linaw. Samantalang sa Maynila, napaka-init. Dito, umuulan at mag-inaw. Medyo foggy pa. So, I guess matutuloy na kami na maaga. Dahil bukas, marami pa kami gagawin natin. Papasyal ko kayo sa Awichon. In the meantime, good night everyone. See you tomorrow. Hello mga kasenyor. Finally, nandito na tayo sa ating final destination, ang Awichon Cultural Village. Pero it took us 11 hours para makarating dito. Nag-start tayo ng ating umaga sa Pangasinan, sa may Urdaneta. Medyo mabilis naman ang biyahe from Urdaneta to Rosario using TPLEX dahil ang smooth ng biyahe at siyempre worth less yung TPLEX. Pag nabas namin na Rosario, doon na nag-umpisa yung medyo challenging na pag-akyat at long weekend, ang daming taong na gustong pumunta siguro ng Baguio, even sa Gada, pero ang destination natin medyo malayo. Kaya sinuyod natin ang napakahabang Marcos Highway. Naganda natin doon. Buti nilang meron tayong natutunan ng shortcut basis sa Waze. At basis sa shortcut, hindi na tayo dumaan ng city proper. At lumabas na tayo ng La Trinidad. From there on, binaybay na natin ng Halcema Highway. Yung first 50 kilometers, medyo mabagal tayo dahil yun yung lugar na maraming vegetable trucks na paakyat. So nakasabay natin sila saka medyo mahirap mag-overtake. After the 50 kilometer mark, medyo mabilis na yung ating biyahe. So binaybay natin ang baw ko hanggang sa makalabas tayo ng Benguet at pumasok tayo ng Mountain Travis. From sa Danga, sa Bangan, smooth naman yung ating biyahe all the way to Bontoc. Maganda yung kalye, mamalapad at nag-enjoy tayo ito sa napakagandang view along the way. Lalo na makita natin ang Chico River because ito yung ating tatahakin papunta dito sa Kalinga kung nasaan tayo ngayon. Pagpasok natin ng paglabas natin ng Bonto papunta ng Kalinga, okay pa naman yung kalsada pero pagpunta natin ng Kalinga, medyo may mga portions na under construction. Nagkataon pa na medyo umulan kaya medyo challenging yung naging biyahin natin.
Araga pa lang dumilim dito at saka medyo mahirap dahil hindi mo nakikita yung dinadaanan mo dahil meron pang very foggy. So finally after 11 hours nakarating tayo dito sa Awichon. Sinunod natin ang Waze at saka Google Map. Huwag yung gawitin ang Google Map dahil medyo misleading siya. So pagdating natin ang Lubuagan, kumaliwa tayo at binaybay natin ang kalsada papunta sa Awichon. Yung papasok sa Awichon medyo maputik ay kailangan maging malakad ng mga 200 to 300 meters at doon namin iniwan sa sasakyan. At finally, nakarating na nga kami dito at napakasarap at sinalubong kami ng mga taga-Awichon na may napaka-init na kape. So yun, at ngayon siguro magpapahinga na tayo. At bukas ipapakita ko naman sa inyo ang magandang Awichon Heritage Village para makita nyo kung gano'n talaga kayo ito at gano'n siya ka-worth ng 11 hours sa biyahe mula Pangasinan. With that, I'd like to thank you very much for watching. Medyo magluluto na tayo ng ating dinner. Magpapahinga na tayo after a while. So travel while you can. Huwag magkakapunta sa mga itong lugar na medyo malayo. At makikita nyo ang napakagandang attraction na bihirang makita ng mga tao. Maraming salamat sa panonood. Until the next vlog, see you soon.